Idol. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon may papakita ko sa inyo mga idol. Meron akong gagawin for F-150 mga idol. Ito mga idol. Ito mga idol. Ang problema nito mga idol, check engine. Tapos ang binasa, yung intake manifold runner control valve. Ayun mga idol, ay IMRC. Problema mga idol, stuck. Stuck ang kanyang ano, IMRC. Dito mga idol. Dito sa likod ng kanyang ano, sa likod ng kanyang intake manifold, nandoon ang kanyang ano, actuator sa yung intake runner control valve. Intake manifold. Ngayon mga idol, ang nakita ko dito mga idol, mula doon sa kanyang mga actuator, mayroong hose pabalik dito, pabalik sa dito sa kanyang mga switch mga idol, sa vacuum switch. Kukunin ko muna mga idol. Ito mga idol, itong VSB na ito mga idol, or vacuum switch valve sa EGR to mga idol. Ito sa EGR. So tinanggal ko lang mga idol kasi ano, kasi masyadong sagabal dito kaya tinanggal ko lang. Pero okay naman siya mga idol, nag-function naman ito. Ito yung VSB sa EGR. So ngayon itong isa, dalawa to mga idol. Itong isa, ito yung vacuum switch valve sa intake runner control valve mga idol, sa intake manifold. So ito mga idol, meron itong butas. Ito, meron itong hose. Ang hose nito mga idol, itong isa papunta sa actuator ng intake runner, intake manifold runner control valve. At itong isa, vacuum to mga idol. Vacuum. At itong switch, pag itong switch ang mag-on. Okay. So tinanggal ko ito mga idol, tapos tinisting ko. Okay naman siya mga idol. Ay papakita ko sa inyo ang pag-testing ko nito, para meron din kayong idea kung paano ito testingin. Okay. Dito ito nakalagay mga idol. Dito. Dito sa dulo. Sa ilalim. Ngayon, ang napansin ko mga idol, meron itong connection. Ito. Dito siya mga idol. Ito. Hindi ito. Ito mga idol. Ito lang. Itong isang hose, papunta ito sa actuator sa intake runner, intake manifold runner control valve. At ito, ito yung mula intake. Tube ito mga idol, tube. Ang dadaan dito ay hangin. At dito rin isa, hangin rin ang dadaan dito. Itong kulay blue. Pag mag-switch na ito, sa pag di pa ito mag-on ang switch mga idol, hindi ito stationary pa ito mga idol, hindi pa ito higop. Pag mag-on na ito mga idol, mag-on dito, mag-on tong switch, hihigop na ito kasi ito yung supply. Ito palagi ito nakahigop. Kaso dito sa loob meron itong switch, kaya ito tinatawag ngayong VSB, vacuum switch valve. Ito parati ito nakahigop dahil mula ito intake manifold ito. Sa intake manifold ito mga idol, kumukuha ng supply na vacuum. So palagi itong naghihigop. Pag hindi pa naka-on ang switch, wala pa itong function. So hindi pa mag-function ang intake manifold runner control valve. Pag nag-on na ang switch at magbukas dito sa ilalim, saka pa hihigop yung ano, ito. Meron na to silang
connection. Pag hindi pa mag-on mga idol, putol pa ito dito. Ito laging humigop, ito hindi. Pag on sa switch, magbukas ang switch dito sa ilalim, hihigop na ito mga idol. At saka yung actuator sa anti-craner manifold control, yun, parang hihigopin niya yung plunger at mabukas yung ano, yung butterfly doon sa intake. Okay, so ang nakita ko ngayon mga idol, itong supply ng vacuum hose, putol mga idol. Ito parang ano, kinain ng daga. Dito ito naka, dito ito nakalagay mga idol, dito sa butas, dito. Ay, sana nakikita niyo mga idol. Ah, diyan. Diyan sa butas na 'yan. Dito siya nakalagay. Ito 'yung kung ito 'yung nakita kong unang problema mga idol, kaya ito muna 'yung ano, igagawan ko ng paraan. So baka ano, baka hindi na siya mag-check engine o baka mag-function na yung kanyang intake manifold. Nag-check engine kasi siya mga idol, kasi yung intake manifold na yung control valve niya, bank 1 and bank 2, yung bank 2 yung hindi nag-function mga idol. So ito, itong hose na ito mga idol, ito mula ito intake. Oh, itong itim mula ito intake. At dito ito naka, dito ito nakapasok. At ano na ito mga idol, sira na itong hose. Sira na, kaya nahuhugot ito. At ito ring isa, ito yung supply mga idol, doon mula sa intake papunta doon. Hindi ko alam kung anong nang doon sa loob, sa ano, sa gilid ng ano, sa sasakyan. Kaya bubuksan ko pa yan kung anong nang doon, kasi parang nandoon kasi yung supply mga idol. Kasi ito, itong butas na ito, papunta ito dito sa loob. Dol, eh, makalugar ka ni Dol, katong Mazda 3 ba, nga OCB gani? Oh. Kung nasa babaw, nakabot na ko no? Pero mo lagi. Okay mga idol, simulan ko muna ito. I-update ko lang kayo mga idol kung ano na yung, ano yung, kung na-solve ba itong problema na ito. Okay. Hindi ko lang i-video ng buo mga idol kasi walang taga-video kasi, tapos haba lang. I-summarize ko na lang mga idol, tapos sasabihin ko sa inyo kung ano talaga yung problema. Sa ngayon, ito muna yung ano, mag-focus muna tayo dito kasi vacuum hose ito mga idol. So pag putol ito, walang supply ng vacuum. At mula intake itong hose na ito, doon siya papunta doon sa gilid. Iwan ko kung anong nandoon, titingnan ko pa. Kaya i-update ko lang kayo. Okay. Ito mga idol, tatanggalin muna natin itong ano, yung kanyang pinder liner. Tatanggalin natin dahil dito na side yung ano, papunta yung hose. Tingnan natin dito kung anong nandito mga idol. Okay. Ito mga idol, ito yung hose na malaki. Ito yung supply. Tapos yung hose na naputol, ito. Ito yung kanina na hose mga idol. Tapos dito ito naka ano, naputol dito. So try lang natin itong i-fix mga idol. Kasi itong malaki na hose, ito yung supply ng hangin mula intake. Mula intake ito mga idol.
Ito. Itong ano, parang baso. Tapos ito, putol dito. Ito. Kaya walang supply yung ano, yung switch, yung BSB. Okay, fix natin to, i-fix natin to mga idol. Update ko lang kayo. Keep on watching lang mga idol. Yeah, mga idol, medyo paliado siya mga idol. Kapag ano, binigyan mo ng gas. Ayan mga idol. Ayan. Ito yung gagawin natin mamaya kung anong dahilan ito. Pero yung intake manifold runner control valve mga idol, ngayon inobserbahan natin, inobserbahan ko kung babalik ba yung check engine. Pinagdugtong ko lang yung hose, yung vacuum hose niya sa ano, sa BSB. Ipapakita ko sa inyo mga idol. Ito mga idol. Ito yung naputol na hose. Itong maliit na hose. Nilagyan ko lang ng ano, vacuum hose. Kasi ito mga idol, para itong plastic tube. Tapos parang tinagat ng daga. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng vacuum hose. Vacuum hose ang ginawa kong pangdugtong. So, ayan. Okay, ngayon, i-fix natin to mga idol. Fix natin to fender liner. What's up mga idol? Mayong buntag sa atong tanan. Ay, today. Mayong buntag. Welcome back sa akong YouTube channel na po mga idol. Karon mga idol, ang atong akong buhaton. Ako ni siyang iskan ng Ford F-150 kay ni check engine na po siya balik. Sa una, ako na ni siyang iskan pero ang ibasa, intake manifold runner control valve niya, transmission rain sensor, moto akong gi-clear, wala niya. Inagi mong i-rebrief, revolution, mo sigag balik ang check engine. Karon, akong gi-fix una ang katong intake manifold runner control valve. So pag human ako fix, nawala yan si engine. Bisag imong i-rev, dili na siya masiga. Pero night time nga maparking na nimo. Ni ka parking nya, naon nimo ang ihang kambyo, kani. Ra mga idol. Check engine mga idol. Karon ato na siyang iskan nun. Atong iskan kung unsay basahon. Kaya kanina check engine nawala naman ang tanay niya. Karon ibalik na sad. Ato lang i Uy! Pum! Loading man mga idol.
Dara mga idol. Ayos ay ko nga gihatag. Dara mga idol, katoyahang intik runner manipul control valve mga idol, wala na siya, dili na siya basahon. Ang iyang basahon mga idol kani transmission range sensor, ya fuel level sensor, circuit error. Ya kani mga idol, problema na siya mo backfire kung imong i-rev. Okay? Ya ako po ning fuel pressure gauge. Akong gi-fuel pressure test. Kami tawaran og gauge. Ubos sad ang iyang pressure. So usa sa mga symptoms sa fuel pump mga idol o sa regulator kaning backfire. Daghan sa mga idol sila akong ako ibutang din sa screen o dito sa description kung unsay mga hinungdan. Okay? Anya karon ang check engine niya ang gibasa dire sa scanner mao ni siya. Nya kaning transmission range sensor mga idol ako pong ibutang dire ko sa screen o sa description kung unsay mga possible cause. Okay. Nya ang akong aktong buhaton aron mga idol, ato tong limpyohan yang inhibitor switch. O katong neutral safety switch nga naas naka-attach sa transmission. Nya kani din he sa yaran min shifting lever kaya rin cambio dire. Ay musiga yang check engine mga idol kung naka off ang yawi nya imo siyang garo-garoon murag na siya abnormal yahang dito sa kuan murag musiga. Okay? So karon mga idol ato ning i-clear. Okay oh. Nawala yan si engine. Oh, gibsay mong i-rev, adili na siya musiga. Sa una katong guba pa yahang intake manifold runner control valve nga switch. Pag imong i-rev, musiga jud siya dayon. So karon wala na siya, wala po siya code. Ang kanya siya koda mga idol, naamgin siya pirmi. Sa obidito man niya. Niya karon kani, ato ni siya, atong buhaton, ato itong suwayan o tangtang inhibitor switch, atong limpiyohan. Ato lang suwayan kung malimpiyohan ba siya, pwede ba siya maukab. Okay? Okay, keep on watching mga